Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, so ang pag-uusapan natin is about the product na Kaiser Long-Term Healthcare. So usually, meron lang tayong short-term healthcare from the company. So ito yung magsusupplement, no? Dun sa pag nag-retire tayo, kailangan kasi natin pa rin ng healthcare or pag beyond 60 na tayo. So, may tinatawag tayong solid financial foundation. And makikita natin dito, hindi lang dapat pala tayo invest lang ng invest, na, diba, na mutual funds, stocks, nakikiuso lang tayo. So, importante rin mabuild natin yun sa baba. At makikita natin dito, importante rin na meron tayong healthcare na bukod sa short term, dito ko lang nalaman sa IMG na may long term healthcare pala. No, kasi totoo naman yan, isang sakit, pwedeng maubos talaga yung mga ipon natin or kahit investment natin, ipo-pull out natin. So, kaya maraming kumukuha sa Kaiser kasi meron na tong tatlo, no? Usually kasi wala tayo nitong tatlo na to pag nagsisimula pa lang tayo mag-invest. And ito rin yung sinimulan ko noong 2012. So, nadya-jumpstart na niya yung solid financial foundation mo kasi meron ka na ditong investment. Meron ka na ditong protection or life insurance, and meron ka na ring healthcare na ang pinaka-strength niya is yung long-term healthcare components. So pag kasi, syempre, timing yan, no? Kailangan talaga lagi tayong gumagawa ng financial plan. So may tinatawag na complete financial plan. So may tatlo pala tayong major financial needs. So ano yun? Una is healthcare, no? Kasi sabi, paano kung magkasakit ka, no? Like nitong pandemic, ang dami nagkasakit, no? Na hindi talaga naka-ready. Kaya marami rin ako nakakausap talagang interested na sa Kaiser or sa healthcare dahil nga sa na-experience nila na magastos talaga. So paano kung di sapat ang ipon mo, 'di ba? Syempre pag may healthcare tayo, mas makaka-discount tayo, mas makakatipid ang pamilya. So what if our family can take care of us, especially kung breadwinner ka or OFW ka, paano kapag ka nagkasakit ka, di ba? So kanino tayo hihingi ng fund or hihingi ng tulong? And pangalawa, no, yung life insurance, kasi paano kung may mangyari sa'yo? So tayo mga breadwinner, no, kahit naman single, pwede pa rin maging breadwinner, no? Like ako, nung single ako, nagsusupport ako sa parents ko. So, importante kung meron tayong dependents, no? Mga kapatid, kung single ka or parents, or kung ikaw naman ay may family, syempre may mga anak ka na umaasa sa'yo, yung pamilya mo. So, importante meron tayong life insurance. Kasi ang life insurance, tinatawag na income protection. So, pag nawala tayong mga breadwinner, syempre, mawawala na rin ang income ng pamilya. So, kaya may tinatawag na income protection or income replacement kasi yung makukuhang life insurance ng family, ito yung magiging instant money ng pamilya. And then, paano, no? Kung may dependents ka, lalo na nag-aaral pa yung mga anak mo, so, importante talaga meron tayong life insurance. So, who will take care of your family? So, tanungin lang natin sarili natin pag may nangyari sa atin, ano mangyayari sa mga may iwan natin sa dependents natin? So, kung wala tayong life insurance, pwedeng mag-downgrade yung kanilang lifestyle. Pwedeng yung mga anak, may nakikita tayong ganyan na babalitaan na hindi na nakakapag-aral, no? Or kung private school, syempre, mas ano sila, doon na lang sila lilipat sa ma-afford nila, di ba? So, yun yung tinatawag na tanungin natin, no, na ganun ka-importante kasi yung life insurance. Kaya nga sabi, if you love your family, you should have life insurance. And of course, investment, no? Syempre, hindi naman habang buhay, talagang okay yung kontrata natin, okay yung income natin, no? Sabi nga, what if you stop working, di ba? So, hindi natin kasi nakikita na lahat tayo magre-retire, di ba? So, kanino ka aasa pagtanda mo, 'di ba? So isipin mo na lang, no, na pagka 60 years old ka, nag-stop ka na magtrabaho, no? And then nabuhay ka pa nang hanggang 70, no? So sa 10 years na mabubuhay ka, no, saan mo kukunin yung panggastos mo araw-araw, lalo na kung may sakit ka pa, 'di ba? So would you plan to be a burden to your family,
Diba? So marami umaasa sa mga anak, which is buti kung capable silang mag-provide, no? Kasi yun nga yung tinatawag na sandwich generation. Nagpo-provide sa pamilya, sa mga anak, at the same time, kailangan din magbigay sa parents. Diba? So mahirap yung ganong responsibilidad. So of course, ang sagot dyan, investment, para meron tayong money working for us. So kung tayo ay matutong mag-ipon, mag-invest, may perang pwedeng magtrabaho sa atin. So ito yung passive income na tinatawag na continuing income. Okay? So maganda, no? Kasi yun nabanggit natin na healthcare, life insurance, investment, nasa Kaiser na. Kaya tinatawag na 3-in-1 investment. So paki-comment nga dyan, 3-in-1. Diba? So kasi nandito na yung kailangan natin sa financial foundation natin. So pag sinabing kayo, sir, tatandaan nyo lang 720. So ano ba yung 720? 7 years mo lang babayaran and 20 years yung term niya. No? So para mas maintindihan natin, kailangan ma-discuss natin yung benefits per period. Kasi may apat na period to, no? Accumulation period, ano ba yung mga benepisyo mo during the first 7 years o habang nagbabayad ka. Extended period, ito naman yung after mo magbayad, ma-fully paid yung plan mo, ano yung benepisyo mo from 8th year to 20th year. And then pag nag-mature na, ito yung 20th year na, no? Naka 20 years na yung plan mo, matured na yan. So, ano yung mga makukuha mo? And kung hindi mo pa kunin yung mga benepisyo mo after 20 years, may tinatawag pa na long-term care period. Ayan. So, pag-usapan natin yung accumulation period. Sa first 7 years, ito yung mga benepisyo mo habang nagbabayad ka. So, una is hospitalization or inpatient benefits. Ito yung pag ma-confine ka, meron kang benepisyo. And then, may free annual physical exam. Ito yung usual na APE na binibigay din sa atin sa ating short-term healthcare. So, ito yun, no? Meron tayong basic 5 na tinatawag. Ito yung physical exam, chest x-ray, routine fecalysis, urinalysis, and yung CBC. Of course, may dental benefit din yan. Meron tayong usual, no, na unlimited check-up sa dentist, tapos yung unlimited simple tooth extraction, no, tapos may once a year na yung free dental prophylaxis or cleaning. And then may 20-year life insurance ka. So ibig sabihin, once na na-approve na yung policy mo, meron ka ring life insurance coverage. 'Di ba? Kasi 3-in-1 si Kaiser. So ibig sabihin, meron din ditong coverage na halimbawa 450,000 yung life insurance coverage mo. Kung maaksidente ka, yun ang naging cause of death mo, madodoble yung 450,000. So up to 900,000. And then may tinatawag na waiver of installment due to death or disability. Kasi may case talaga na yung policy holder, for example, may nangyari sa kanya, no, na namatay yung policy holder. So ang mangyayari, marireceive na family yung life insurance niya, plus hindi na kailangan bayaran ng beneficiary yung balance, no, nung plan niya. Halimbawa, 1 year ka pa lang nakapaghulog, 7 years to. So yung 6 years na balance, waive na. Ibig sabihin, fully paid na matatransfer sa beneficiary natin. Plus, nakacheque yan, or pwedeng i-deposit sa bank account natin yung nung beneficiary, no, yung life insurance coverage. Okay? So malaking tulong sa pamilya kasi walang tapon nga na plan. Ikaw makakagamit kung tumagal yung plan or kung may mangyari sa iyo, transfer lang ng fully paid sa family mo. Okay? So next is extended period. Ano naman ang benefit natin, no, pagka fully paid na natin tong plan? Ito yung 8 year to 20th year. So again, meron pa rin siyang hospitalization or inpatient benefit. May ano tayo, may coverage sa in case na ma-confine tayo. Nadagdag yung consultation. Ito yung outpatient benefit, no? Pwede na yung mga check-up. And then maternity para sa mga babae.
Kaya kumukuha rin yung iba dito kasi after 7 years, makukover na yung pre-existing illnesses, dreaded diseases, and ang nagustuhan ng karamihan, kapag hindi ka nagkakasakit kasi, may investment component siya. So, yung benepisyo mo, kung hindi mo nagagamit, may 10% compounding interest, no? So, again, based to sa plan type. The higher the plan type or the higher the plan, the higher the benefit or interest. Okay? So, paano yan, Ms. Roan, no? Nag-mature na yung plan ko. Ito yung after 20 years. Good as cash na yan. So, sa first 20 years, hindi pa tayo pwedeng mag-withdraw. Pero yung lahat ng pondo natin na nag-accumulate, pwede natin gamitin for our healthcare-related expenses. And may tinatawag na long-term care benefit. Ito yung base sa plan type. So, mamaya magsasample tayo. May tinatawag na long-term care benefit. Ito yung maging sakitin ka during that 20 years, may makukuha ka pa rin na guaranteed amount. And bonus, ang kagandahan dito sa Kaiser long-term natin, kapag ka hindi mo nagamit during the first 7 years na nagbabayad ka, diba? Dahil may short-term usually ang tao, so may bonus, ibabalik yung premium or return of premium, no? So up to 85% yan, ibabalik yung binayad mo, which is nagiging savings ng mga nag-i-invest. So, para mas makita natin yung computation, may sample tayo dito. At age of 30, nag-start yung member, no, na mag-Kaiser. And then, for example, yung maliit na plan, 30,000 per year. So, ang coverage niyan sa term insurance, sabi nga natin, meron tong 20 years na life insurance, 225,000. And then, ang contract price niyan, dahil 7 years to pay, so, 30,000 times 7 years, naging 210,000 yung contract price. So, sa binayad natin na 210,000, ang projection niyan sa maturity, yung maturity value niya nasa 583,000. So, ito yung kung wala kang nagamit sa mga benefit mo. And, kung i-compare natin, halos triple yan, no? Kaya, ito yan, no? 583,000 minus 210,000. 373,000 yung naging income ng ating fund. And then, kung i-compute natin, 8.8% yan per year. Okay? So, of course, sinasabi nga natin, the higher the plan, the higher the benefit. So, for example, 60,000 per year yung plan mo. So, 450,000 yung term insurance, yung life insurance. So, again, 60,000 times 7 years, 420,000 yung contract price. Ang maturity value niya nasa 1.1 million. So, ito yung after 20 years. Ito yung projection. And ang kinita niya, no, 1.1 million minus 420,000, 680,000. So, again, 8.8% per year yung base sa computation natin. And kung i-compare natin, no, kasi ako mahilig din ako mag-save dati. Kaya lang sabi ko nga, medyo maliit yung interest. Kaya naghanap ako ng ibang pwedeng paglagyan. So, pag nag-save tayo ng 60,000 per year sa loob ng 16 years, kung i-compute natin yan, nasa 960,000 lang. So, mas maraming kumukuha sa Kaiser kasi dito kasi 16 years ka nag-ipon eh, pero dito 7 years ka lang naghulog. May projection ka na 1.1, diba? So, anong gusto natin? 16 years tayo mag-iipon? O 7 years lang. So, pakitype nga 16 kung dito tayo para sure, di ba? O dito tayo sa 7 para bukod sa may investment na tayo, may healthcare pa, may life insurance. Pang-apat na period. So, tutuloy tayo dito sa long-term care period kung hindi pa natin kinuha yung fund natin after 20 years or on maturity. So, may option kasi tayo sa maturity na kunin natin lahat or hindi muna natin kukunin lahat or pwedeng kalahati itira natin. So, kung ano man yung kalahati na natira natin or kung hindi naman natin kinuha lahat, eto yung mangyayari sa long-term care period. May 3 to 10% compounding interest yung fund natin. No? Kagaya kanina, sa 60,000 per year, may 1.1 million ka. So, kung hindi mo kinuha, meron niyang interest, no? And
yun ang nagustuhan ng iba kasi at least kapag nagre-retire sila, kung di pa naman nila gagamitin sa healthcare, nagko-compound lang yung pera nila sa investment component. So, tignan natin, no? Napakaganda talaga mag-start na maaga. Kasi kung nag-start ka at the age of 30, 30,000 yung annual premium mo, 7 years ka naghulog. So, ang gagawin natin dyan, kung itong 583,000 mo after 20 years, hindi mo pa kinuha, on the 21st year, may 58,000 yan na interest kung 10% ang kinita. And then, based sa 10% compounding interest, pag edad mo ng 60, nasa 1.5 million na yan. No? Kung kumikita na naman ng 10%, may monthly passive income ka na 12,000. Diba? So parang additional sa pension mo. Diba? So again, ito yung money working for you. So paano pa pag malaki yung ating investment, 60,000? So 1.1 after 20 years, 10% of that is 110,000. So, di ba, at least pagka nag-senior ka, meron kang 3 million. And kung may 10% na naman yan, 300,000, kinukuha mo na lang yung interest ng fund mo, 25,000 per month. Di ba? So, pandagdag mo pa to sa SS mo or kung may iba ka pang investment and savings. So, again, ito yung mga benepisyo natin sa Kaiser, yung accumulation period, yung extended period. So, ito naman yung maturity na pwede na natin kunin yung fund. At kung itutuloy pa natin dito sa long-term care period, again, may interest yan, may investment ka na, meron ka pang healthcare. Okay? So, K100, no, ito naman yung plan na titingnan natin ano ba yung mga benefit on maturity or magkano ba marireceive natin after 20 years. So, may long-term care benefit tayo na guaranteed amount which is based sa plan. So, since K100, 100,000, so 100,000 to. Long-term care bonus, ito yung return of premium. Hindi ko nagamit, Ms. Roan, during the first 7 years. So, meron kang return of premium na 350,000 which is kung nag-annual ka, 85% to ng binayad mo. Unused accumulated yearly benefit. Yearly health benefit. So, ito yung projection, no? Pagka may healthcare benefit tayo, hindi natin nagagamit, may 10% compounding siya. So, 269,750. On top of that, may unused accumulated yearly health bonus tayo. So, ito yung ang projection, 446,419. So, ito yung additional, no? Na parang dividendo ng ating pera na based sa performance ng market. So, ang summary ng pinag-usapan natin, K100 plan. So, 100,000 guaranteed amount, 350,000 yung pinaka-return of premium kung di mo nagamit during the first 7 years, 269,750 for the healthcare benefit na hindi nagamit, 446,419 para sa health bonus na nag-accumulate. So, a total of 1.1 million. So, ang puhunan natin, 58,821 per year kung nag-annual ka. Times 7 years, 411,750 lang yung binayaran mo. So, kung titignan natin, halos triple siya. No? So, again, Kaiser is 3-in-1. Bukod sa may healthcare ka, naka-insured ka pa for 20 years, may investment ka pa na nag-grow. Kung di ka naman nagkakasakit. So, sa plan K100, tignan natin, no? Ang sarap kasi ng isipin kung ano ba yung magiging projection nito, no? Pag senior na tayo. So, kung nag-start ka at the age of 30, pag edad mo ng 60, no? May 3 million ka. Pag edad mo ng 65, may 4.8 million ka. So, this projection is based on 10% compounding interest. Kasi kapag natapos na yung 20 years, hindi pa natin kinuha yung maturity value niya, may 3% to 10% na interest yung fund natin. So, pag di naman natin siya nagagamit, may interest lang. Kung magkasakit tayo, may healthcare naman siya. So, again, puhunan natin dito, nasa 411,750 lang. So, marami tayong Kaiser plan type.
Actually, from K45, the lowest is K45. Hanggang K1 million yan. So, ang pinakita lang natin dito, up to K200. No? So, ibig sabihin yan, kung 10 years old to 40 years old ka, pwede ka pa dito sa K45 and K50. So, eto kasing Kaiser is, ang monthly niya nasa 2,647 lang per month kung mababang plan. So, yung K50 naman nasa 2,941. So, eto pwede ka pa dito kung nasa edad 10 to 40 years old ka. Ito yung minimum plan, no? Pero pagka nag-edad ka na ng 41, no? Ito na yung minimum plan para sa'yo, K60, nasa 3,529. Kaya pa rin, no? Per month. And kung K75 naman, pag nag-edad ka na ng 51, no? 51 pataas, nasa 4,412 per month na yung minimum plan natin. So, again, the higher the plan, the higher the benefit. And makikita na natin dito yung magkano yung insurance, magkano yung projection niya after 20 years, magkano yung babayaran mo, even sa mga annual, no, may on top of that, pwede ka rin mag-spot cash. So, ibig sabihin, yung bayad mo na yung buong kontrata, hindi mo na siya hinulugan or installment. Ito kasi yung installment, pwede rin one-time payment. Okay? So, bakit maraming nag-i-invest sa Kaiser? Kasi bukod sa may long-term healthcare to, no, tingnan natin dito. Kung nagsisave ka ng 60,000 per year, no, for 20 years, may 1.2 million ka, di ba? Pero dito kasi sa Kaiser, 7 years ka lang mag-iipon ng 59,321 per year. Yung sa sample natin kanina na K100, no? So, 1.2 million yung projection yan after 20 years. Pero 7 years ka lang naghulog. Pero may long-term healthcare ka for 20 years or more, di ba? Even beyond 61 ka na, basta may fund ka pa sa Kaiser, may healthcare ka pa rin. So again, meron kang 7 years no, na benefit dun sa napag-usapan natin. After mo makabayad, meron ka pa rin long-term healthcare. And for 20 years, may life insurance ka. Kung hindi mo nagagamit yung healthcare mo, may investment ka nag-grow. So kaya itong fund natin dito, naging 1.2 million yung projection. So, bakit marami nag-start sa Kaiser? Kasi nadya-jumpstart na yung financial foundation natin, no? Sa halagang 3,000 per month, sa halagang 5,000 per month, nagkakaroon na tayo nito sa alkansya natin, healthcare, life insurance, and investment. So, again, 3-in-1 yan. Kaya nga sabi ni Daniel Padilla, ang aming ambassador, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. No? So to know more, you can visit the website, yung bit.ly/aboutKaiserBenefits. And sabi nga ni Jack Ma, buying insurance cannot change your life, but it prevents your lifestyle from being changed. An illness can wipe up an entire family savings that they have saved for decades by the medical bills. So you will not turn bankrupt because of buying insurance, but you will cause your loved ones to turn bankrupt if you don't. So, itong Kaiser, isa na rin kami sa nakaklaim, no? Sa Kaiser kasi namatay yung brother ko noong 2019. And nakatulong yung fund na nakuha namin yung Kaiser niya. May iba pa kaming investment na kinlaim, insurance. So, yung fund na yun na nakuha namin, ginagamit na yun ngayon ng parents ko para sa retirement nila. And bago siya namatay, syempre na-hospital siya. So, grabe, 200,000 plus yung bill niya, diba? So, buti may healthcare siya. So, ang bigat nun kasi pag sinolder namin lahat yun, sobrang laki nun, diba? So, yun yung sinasabi na investment din talaga natin ng healthcare. Okay? To know more about Kaiser, pwede mo po i-message sa Facebook, Roanne Celis Capistrano, pwede rin sa website.